iba ang setting, no? Hindi ito the usual Zoom. Live kami ngayon. I'm here with my assistant director who has been very, very loyal with me. Proven ko na yan. Tested yan. Wala akong naging problema. But I'm proud to interview and introduce to you my assistant director, Marcel Isip. Hello lang. Ganun lang. Marcel, para lang sa benefit ng ating viewers, tell them something about yourself. Okay. My name is Marcel Isip. They know me as Marcel Isip. Full-time assistant director of Nercata, floor director, PM manager, staff, runner, etc. All around. So yun. So, si Marcel, we are here pala in our campus, San Beda. Yeah, alumnus ni si Marcel ng San Beda eh. He graduated from a course of marketing, pero dumire-diretso siya sa pagpasok sa fashion production and events, no? Yes. Bakit tinuloy-tuloy mo? Pwede ka naman mag-office, pwede ka makapagtrabaho sa Makati, malapit ka pa doon. Okay, sige. Magkano tayo, backstory tayo. Kasi when I was in college, Nercata was one of the administrators here in San Beda. He founded, he gave me opportunity to work with him. Remember that yung red and white ball sa Manila Hotel. That was my first work to Nercata. Hindi ko alam kung bakit niya ako kinuha kasi siguro that time wala pa talaga yung wala si Tupeno na tsaka si Sharon. So sinubukan niya ako. Eventually nagustuhan ko din naman kasi iba yun eh, iba yung setup nun eh. Baga ibang mundo yun sa mundo ng marketing. Though, tapos after noon, remember direct, pinasok mo rin ako kala Emer Benaventura for OJT. Kay Richard Tan. I worked there una pa lang as kay Derek Ariel. Yun yung unang OJT ko, yun yung unang fashion show ko na talagang Fashion Watch. At saka that time I was assigned, hindi ako sa production eh, inassign ako sa backstage noon as parang manang sa mga in charge sa mga guys. Ito nga, meron nga akong direct kala kita. Ito yung mga photos ko nung unang like sila Cuco Trinidad. Sila yung mga models sila Cuco Trinidad, sila okay. Ito yung launch ni to. Pero ito yung tumatak, ito yung unang debut ni Borgi Manoto. Tapos sila Georgina, sila Georgette, sila Anel Loren. Anel Loren. Yun yung unang saba ko talaga sa fashion. Kasi nung sa San Beda noon, mga alumni yun. Though may background production, pero ito talaga, ito na yung talagang may fashion show, yung ngaragan sa likod, yung parang parang nakaka-excite na nakakatakot kasi isang maling galaw mo lang sira ang show eh. Parang so after that di mo na ako nag-try nun, alam mo direct, diba nag-ano ako nun eh, diba kasi hindi ako graduate on time, nag-abroad ako, nag-try ako mag-abroad nag-Dubai ako, pero hindi pa din, pagbalik ko, pinasok mo naman ako kay Mother Jinky sa Acquire. Kasama ko na that time sila Jonas, Crawford, commercial naman. Talaga si Director talaga ginigiligay sa akin ng break. And after that naman, nag-stop din ako nun. Alam ko kasi nag-study naman ako nun eh. Ayun na, pupunta tayo sa next question na yan. Mag-graduate ka na ng marketing, bakit kumuha ka pa ng units ng education? At bakit education? Ang layo naman yata sa marketing. Sige. May kwento yung education yan. Kasi after college, nag-try ako mag-US. Mag-migrate sana ako sa US. Unfortunately, unfortunately, di ako nabigyan ng visa. So second step na lang no, sabi ng sister ko. So kumbaga deny. Sabi ng sister ko, kumuha ka ng units na education. Para. Kasi that time, naalala ko,
yung teacher is in demand nung at time. Okay. So, kasi code so units. So, kumuha ko ng ilang units of education sa PUP, Philippine National University. Pero hindi mo tinapos. Hindi ko tinapos kasi nga parang, sabi ko parang, hindi ito yung calling ko eh. Parang, hindi ako yung pang, yung naka-cage ka lang. Pang-classroom. Pero, Marcel, despite all these things, no, tuwing birthday mo, napapansin ko, nagbibigay ka ng pagkain sa mga devotees ni ng Pong Nazareno. So ano ba yung ginawa mo na rin panata sa sarili mo? Kasi your birthday falls on January 9, which is the feast of the Black Nazarene. So bakit naisip ko yun na magbigay or hindi ka na sumama dun sa procession? Bakit yung instead of procession, namimigay ka ng pagkain? Ang story naman yan, siguro 12 years ago, sinama lang ako ng friend ko, try kong sumama sa procession. So nakita ko yung devotion ng mga tao. Sabi ko, ay, parang ang hirap ng pinagdadaanan nila. Parang walang dalang pagkain, nakapaa, nakaano. So sabi ko, bakit di kaya pag birthday ko, instead na mag-party ako or mag-tinto ako sa mga friends ko, yun na lang yung gawin kong advocacy para at least nasi-share ko yung blessing ko in a way, tapos nakaka-made yung panata ko kay Amang Nazareno, nagagawa ko din. So, tinuloy-tuloy ko yun. Every year, madalag sasabi ko, every year, di ako pwede sorry pag birthday ko kasi nga naka... Of course, and we respect ako, that. Naka-panata. So far, so good. Binibigay naman ni Amang Nazareno yung mga health, yung mga healing. Tapos, Marcel, aside from that, di ba, ano rin, meron ka rin parang tuwing Holy Week kung punta ka ng Banahaw. Ah, Mount Banahaw. Ano yun? You are with your friends, no? Hindi family ito. Oo, kasi... Bakit? Every Holy Week naman, kasi before, every Holy Week, kasama ko, dati ha, sa province kami, sa Pampanga, yung mga nagpapanata. So, nung nagkaroon ako ng isip, sabi ko, sinama din ako ng friend ko sa Mount Banahaw. Sabi ko, napaka... tahimik naman yung lugar na kasi sa Banahaw, walang signal, lang cellphone. Kumbaga, no Facebook, no ano. Tapos, meron isa pa ano, yung mga tattoo. Doon ako nagpapatattoo every year. So, kung... ay, yung mga taga doon mismo nagtatattoo. Yung may nagtatattoo. So, yung mga tattoo ko dito, most likely, doon galing. Kasi, yun, isa lang ang artist ko. So, kung ilan yung tattoo ko dito sa kaano, so, mga yan, yun yung taon kung ilan na ako nag... So, paano yun, nung lalo na nagkaroon tayo ng show out of town na during Holy Week? So, paano yun? Ah, oo. Diba, sabi mo sa akin, meron tayong show. Diba, nung time na yun, pinili ko yung show natin. Kasi nga, minsan lang din naman humiling si Direk na... Holy Week. Kasi naman, hindi ka naman. Si Direk naman kasi pag sabihin mo lang sa kanya, open naman siya. Pero that time, sabi ko, sige... ano muna ako, pass muna ako sa ano sa Banahaw. Sige, show kasi kailangan nila ng tao that time. So, gusto ko rin naman. Okay. So, Marcel, ilang taon ka na rin assistant director ko. So, bakit talaga nag-decide ka mag-stay sa fashion and events management? Siguro, direct, dahil ano, masaya ako. Alam mo yun, yung ano natin, yung samahan natin. May stress, pero after work, may iba yung joy, iba yung, alam mo yun, parang iba yung fulfillment. Sa tingin mo, ikaw ah, gusto ko lang malaman ito bilang, syempre, hindi ko tinatanong sa inyo yan, di ba? Ano ba ang perks ng pagiging parte ng sa fashion and events industry? Ano sa tingin mo yung perks? Sige nga. Ang daming perks. Kasi hindi ko sila tinatanong. I just want them to enjoy, no? But can you tell me, ikaw, personally, ano ang perks tingin mo? Ang perks, you can travel from Luzon, Visayas, Mindanao, for free. Hotel, meron kang pocket money, meron kang sweldo, may pasalubong, tapos makakalala. Nag-enjoy pa. Nag-enjoy na. Kumbaga, yung gagastos ka, hindi ka gagastos eh, para makakamit ka ng mga tao na sa TV mo na nakikita, sa naririnig mo na sa radyo, nababasa mo lang sa internet. Alam mo yan, that's what you consider the first. Yes. Matanong din kita,
Ano naman ang pinaka-worst mong experience or experiences sa pag-handle ng mga shows? Worst experience, siguro yung mga may attitude na minsan kliyente, pero kailangan, pakibagayan mo, pero dapat naging ano ka, open ka lang sa kanila, pero alam niyo, parang wala kang choice na sila nagsabi mo nga, sila nagbabayad sa'yo. So, ang gagawin natin, ang motto na lang natin, kailangan masaya ang kliyente, maski toxic. Pero wala naman, I don't feel toxicity. Kasi eventually, they become our friends, di ba? Tapos, do you consider yourself fashionable? What do you think? Aba, malay ko. Siguro naman. I just want to know your how you assess yourself. Oo naman, siguro kasi naman, tagal ko na sa fashion din naman. Ang dami ko rin naman nakatrabaho ang director, hindi lang din naman ikaw. Ay, ang daming, parang ayaw niya na. Hindi naman, dahil din sa'yo. Ang dami ko rin naman nakatrabaho ang director. Yung mga legit ko, Ay, naku, ilan lang mga yan. Sino ba yung mga hindi legit? Sila Direk Joy, binakalala ko sa akin, nakatrabaho ko. Direk Ariel, Direk Raymond, sila Direk Jackie, sila... Direk Roby, di ba? Eh, dito naman sa industry natin, tulungan lang. Tulungan lang. Happy lang dapat. Anong pinaka-fondest memory mo sa mga ginawa na? Pinaka-nagustuhan mo? And particularly, anong show, sino mga tao kasama natin na nagustuhan mo? Siguro yung ano, yung first time kong sinalang mo ko nang binigyan mo ako opportunity na kasi dati backstage lang ako eh. Binigyan ako opportunity na maging floor director sa Sanyata. Remember, di ba? We love Sanyata. Oh, wala kasi yung talagang assistant director si Rehel. Ako na yung sinabak niya. Agad din siya nagdalawang isip. Oh, ikaw na ang floor director. Alam ko naman na kaya na. Ikaw na yung haharap diyan kay Governor Chad Grover, Chad, haharapin mo. Mga ganung klaseng tao. Syempre, ako, taong backstage, hindi ko naman sila makakasalamuha, mga politician, big step. Tapos, eventually, naging friends din natin sila. Tapos, after ng mga shows, the out of the country, prize, sinama din ako sa mga out of the country. Marcel, ano, syempre, hindi ka na rin bumabagets, ako din, hindi rin bagets, yes, di ba? Anong advice ang maibibigay mo sa mga gustong maging katulad mo, pumasok sa fashion production, events production? Ano ma-advise mo sa kanila? Siguro sa mga gustong pasukin yung larangan na ito, siguro ano lang, tibay lang ng loob, tsaka kung talagang gusto mo, gustuhin mo lang, parang alam, mahirap kung sa mahirap, pero pag-aralan mo na yung sistema, madali na lang eh. Enjoy lang talaga. Kailangan positive lang talaga. Positive. Tinuturo ko siya palagi positive lang. Normal yung nagkakamali. Sana may turo mo talaga sa mga assistants muli. Alam din naman nila yun. Di ba kasi yun lang naman ang gusto ko, impart lang sa inyo yung mga tamang values sa industry para walang masabi niyo sa inyo lahat. Kliyente, mga trabaho, di ba? Dapat masaya lang tayo. Masaya lang dapat. So that's Marcel Isip, my assistant director. I hope nakilala niyo siya dito sa interview na to. Thank you for watching. Bye!